My God, pag-usapan na natin ang mga nakita nyo. Pag-usapan na natin. May nakapanood ba sa YouTube nun? Mainit din ang MPL ngayon. Nakita nyo yun? Okay? Alright. Madami akong katanungan eh. Kaso hintay na lang natin yung sa paglabas, di ba? Titingnan na lang natin. Pero overall, yun nga. Mahihirapan yung mga tao. Kasi ang Mobile Legend, guys, ano yan eh? Pang-beginner friendly. Yun nga lang talaga, madaming toxic sa Mobile Legend. Alam mo yun? Kay sino kaya makatungtong sa Mythical Glory? Alam mo yun, kaya makatungtong, tapos cancer ka pa din, alam mo yun. Pero tulad ko, cancer na cancer. Oh, cancer ako! Oh, tignan mo yung points ko, tol. Tignan niyo yung points ko, oh. Cancer ako! 1-9, patukay na. Saan ka nakakita ang cancer na ganyan? Dito lang. Hindi. Pero guys, real talk, maganda yung game, man. Maganda yung game. Excited din ako kasi, ano yun eh, baby ko yun eh. Alam mo yun? Baby ko yun, ay doon ako lumaki. Ayun yung pinagmula ng lahat eh. Alam mo yun, ayun yung alam niyo yung feeling na yun. So, pero guys, mahirap doon maka-adapt. Kasi sa Mobile Legend, friendly to sa mga matatanda, kahit matanda na kapag ML, kahit yung bata nag-ML, alam mo yun, 3 years old pa lang, nag-ML, kasi madali yung pindutan, guys, yung pipindutin mo lang, alam mo na, oh, Gina to, pati si Lolo at Lola kasama mo, naka-duo, di ba? Alam mo yun, alam natin lahat, alam nyo at alam niya, di ba? Ikaw na, kita ka ng girlfriend sa Mobile Legends. So alam mo yun, kahit ngayon girlfriend mo hindi magunong mag-ML, binubuhat mo eh. Kasi alam niya yun, diba? Alam niya yun eh. Alam niya yun. Mobile Legends is super, ano ba to? Napakadaling pasukin Mobile Legends. Napakadaling pasukin, guys. Kaya nakinagandaan kay Mobile Legends, napakadaling pasukin. Napakaganda yung nga graphic wise, compare mo dun sa Wildrift, man. Same na sila eh, magka-level na yan eh. Ah, di ba? Magka-level na eh. Pero para sa akin kasi, guys, ang Mobile Legend, friendly siya. Like beginner friendly. Ang Wildrift naman kasi may lasit doon eh. May lasit doon. Ayun yung isipin niyo, lasit, tapos kailangan mo umuwi ng base ng pagbibili ka ng item. Hindi siya beginner friendly. Sabi niyo, masanay naman kami, dogs. Pero yun nga, isipin mo yung mga walang experience. Kahit kasi si Lola mo, di ba, nag-ML, kaduo mo, di ba? Kaduo mo si Lola, si Nanay, si Tatay, di ba? Yung bunso mo kapatid, cancer sa bahay, di ba? Tapos puta ikaw, naisipin mo yun. Eto ah, sa mga Mobile Legend player, di ba? Pag Mobile Legend yung magunang mo, magunang mag Mobile Legend yung nanay at tatay mo, tapos sinugasan ka ng, pinapahugas ka ng pinggan, pwede mong pagalitan nanay mo yun. Anak, maghugas ka ng pinggan! Ma! Ano ba naman yan? Nag-rock ako kayo maghugas ng pinggan! Galit ka pa, di ba? Pinagalitan mo sa gili mo magulang. Maintindihan nila yun. Sa bagay, nag-rock ako, baka bukas na sa MPL na siya. Oh, chill. Chill. Pero sa Wildrift, ayun nga, bago lang to, guys. So, esports dito, maybe around Next year pa. So, bata pa to. Oh, ayaw mag-judge. Ayaw mag-negative sa bawat dalawang game. Kasi kanya-kanya tayong fanbase, di ba? Ako, kinalakihan ko, lol. Like, man, doon ako lumaki. Dota talaga, out of... Wala akong kalam-alam sa Dota. Like, to be honest, Dota... Ang alam ko nun, Juggernaut. Pati si Axe lang kaya kung nag-in doon. Hindi ko kaya mag-iba. Di ba? Yun nga. Pagdating naman sa Mobile Legend, man, eto na yun. Kumbaga ako, kinalakihan ko, lol. Kayo, kinalakihan nyo, ano, Mobile Legend. Kaya nyo bang ipagpalit yung first love nyo? Di ba, mahirap yun eh. Di ba, mahirap yun, ano eh, mahirap magpumunta dun eh. Hindi ka nga makamubo nung brinay ka ng girlfriend mo, di ba? Hindi nga makamubo nung brinay ka ng boyfriend mo, di ba? Di ba, ganun yun, yung first love mo yun eh. So, kung nung nawala, nung punoy pa ako kay Wild, kay Mobile Legend, hindi ako makatiis, gusto kong bumalik kay LOL, pero tiniis ko yun eh, you need to move on and go on, further on, di ba? Pero yun nga guys, mahigap yung, di na ako mahigap lumipat sa ML to Wildrift or Wildrift to ML. Pero kayo, ano yung benefits nun? Gusto mo ba yun? Kung naglo-LOL ka dati, hindi ayaw mong itry yung ML, go for it. Kung ML player ka and ayaw mong itry yung Wildrift, nasa yan, decision mo yan. Okay, decision mo yan guys, kanya-kanya tayong decision sa buhay. Pero, yun nga.
Ayun nga, hindi kasi guys, King Dota forever. Guys, di talaga, ayaw ko magsalita. Ayaw ko magmarunong sa Dota. Like, tol, wala talaga akong kalam-alam sa Dota. Like, di ako marunong mag-lasit sa Dota. Di ako marunong mag-deny. Di ako marunong mag-ward. Ang alam ko lang, mag-jungle gamit si Axe. Yun lang. Okay? Vanguard, first item, pack, ubusin ko yung kalaban. That is it. Wala akong kalam-alam, guys. Like, real talk, wala talaga. So, nakakayaman sabihin, pero totoo yun. Ayaw magsinungaling sa inyo. Talagang, pag pinahawak mo ako ng Dota, baka ibato ko pa yung mouse sa mukha mo. Kasi talagang walang-wala akong alam. Pero, ayun nga. If Mobile Legend player ka, and you like Mobile Legend, good for you. If Wildrift, LOL player ka, and you like Wildrift, good for you. Sign kasi, guys, streamer ako eh. Kung ano hype, dun tayo eh. Di ba? Well, hindi na ako magbabdad, hindi na ako magsabi sa inyo na eh kasi ito maganda to, kasi ito maganda. Hindi guys, streamer ako, trabaho ko to. Now sa akin guys, established na si Mobile Legend. Established na si Mobile Legend and gusto ko yung Mobile Legend, beginner friendly. Pagka lumabas ka ng bahay, nakikita mo yung mga matatanda, alam mo yon, yung mga lasing, nagmo-Mobile Legend, yung mga tito-tita, nagmo-Mobile Legend. Nakaka-ano sila, nakaka-relate sa inyo, nakaka-relate. And yun nga, nakaka-relate. Eh ang lol tol, pagang kasi magulang ibe pumupunta ka sa PC shop, doon ka naglo-lol, 'di ba? Pagang ang ginagawa mo diyan, nagbo-blackball ka na naman, ha? Ah. 'Di ba sinabi ko pumasok ka? Ha? Ah? Ginagawa mo, ha? Ah? Diba? Hindi na pwede yung ganun eh. Hindi na pwede yung ganun, iba na ngayon eh. Mga panahon namin 'yon, iba na ngayon. Natatandaan yan. Tanong mo sa kuya mo. Alam niya yan.